Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang random math problem galing from trigonometry. So this is an application of the angle of elevation. So at least, di ba, hindi lang tayo din magaling sa mga direct solving, pero magaling din tayo sa application. So kailangan natin yan, especially for those aspiring to become engineers. So napaka-critical sa atin ang analysis part. So ito yung problem natin. Isaiah is 5 meters away from the base of a building. James, which is his friend, is on top of the building. He finds that the angle of elevation to James is twice the angle of elevation when he is 5 plus 5 square root of 10 meters away from the building. Find the height of the building. So kapag ganitong klase ng problem sa trigo, ang pinaka-first step na kailangan natin gawin is we will try to illustrate the problem. So we will try to draw. So, di ba sinabi, Isaiah is 5 meters away from the base of a building. So, let's say this is the building. So, ito yung building natin, mga lods. So, 5 meters away daw siya from the building. Okay, so let's say this is the 5 meters na sinasabi. 5. Okay? So, sige, lakihan natin, mga lodi, para kitang maigi. Okay, 5 meters. James, which is his friend, is on top of the building. So, nandito daw si James sa tuktok. Ito si James. Okay, so nandito si IJ. Si Isaiah. Pero, depende pa yan. Tingnan natin maigi yung tanong. He finds that the angle of elevation to James is twice the angle of elevation when he is 5 plus 5 square root of 10 meters away from the building. So, ang ibig sabihin yun, mga lodi, yung angle of elevation kasi, that is the angle from the with respect to the horizontal side papunta dun sa object na tinitingnan natin sa taas. Okay? So ang sinabi, so let's try to connect this first, mga lods. Okay, so mukhang hindi triangle, no? Sige, connect natin. Ayan. So ito yung una natin, mga lodi. Tapos itong 5 meters, ito yung distance natin from the base of the building. Kaya lang he finds that the angle of elevation to James is twice kapag mas malayo daw si James sa building. So, meron tayong distance dito, mga lodi. So, let's say ito yan. Connect natin. Sorry, mga lods. So, drawing natin. Ayan. So, kunyari na lang yan. Diba ang sinabi, 5 plus 5 square root of 10. Eh, ito 5 na. Therefore, this is 5 square root of 10. Kasi, ang distance niya from the building is 5 plus 5 square root of 10. Tapos ano pa yung condition na sinabi? The angle of elevation is twice. So this is theta, mga lodi. Therefore, this is 2 theta. Okay? Tandaan natin na kapag mas lumalapit tayo dun sa tinitingnan nating object sa taas, it follows na tumataas yung angle of elevation natin. Okay? So anong gagamitin natin dyan? Ano ba hinahanap sa IJ in the first place? Find the height of the building. So let's say this is H. This is the height of the building. So, paano natin gagawin yan? Kapag nakakita kayo ng ganitong drawing sa trigonometry, automatic, gagamitin nyo yung tinatawag natin na two triangle analysis. Two triangle or triangles analysis. Ano po ibig sabihin yan, Sir IJ? So, ang i-analyze natin, dalawang right triangle. Tandaan nyo, mga lodi, right triangle. That is yung right triangle na maliit, tsaka yung right triangle na malaki. So, from the smaller triangle, so let's say this is the first triangle, ito, itong region na ito. So, what we can use? So, ang pwede natin gamitin, sa palagay nyo, sine, cosine, or tangent. So, sine is opposite over hypotenuse. So, cosine is adjacent over hypotenuse. Tangent is toa, opposite over adjacent. So, ang gagamitin natin yung toa kasi meron tayong opposite at adjacent. So, it follows that tangent 2 theta is equal to h over 5. That is our first equation. Next, doon naman tayo sa malaking right triangle. So, from the bigger triangle, so we have tangent theta equals opposite. Ang opposite nito, ito, di ba mga lodi? Kasi ang tangent, sine, and cosine na ginagamit natin na ratio, applicable lang siya kapag right yung right triangle yung ginagamit natin. Kapag hindi, kailangan na natin gumamit ng iba, which is yung tinatawag natin na low or the oblique triangles, yung law of sines and law of cosines. Pero pag right triangle, yung simple trigonometric ratios lang, like yung sine, cosine, or tangent. Okay? So, yung tangent theta natin, yung pinakamalaking triangle, so that is h over
5 plus 5 square root of 10. Ito yung pangalawa nating equation. Kaya lang, Sir IJ, paano po natin isosolve yung value ng h natin? So, may tangent to theta tayo, may tangent theta tayo. Ang gagamitin natin, yung double angle identity for tangent. So, that is tangent to theta is equal to 2 tangent theta all over 1 minus tangent squared theta. So, kapag nagsosolve tayo ng trigo, dapat marami kayong identities na alam. Kasi mas mapapadali yung pag-solve nyo. Oo nga, nag-drawing nyo maigi, pero hindi nyo naman alam yung gagawin. So, wala rin kwenta. So, kailangan both. Alam nyo pa paano i-represent at alam nyo yung paano yung pag-present din ng solution. Yung drawing pati solution. Next, ano yung tangent to theta natin? Tandaan po, double angle identity to. Baka gusto nyo i-search. Meron tayong sine 2 theta. That is 2 sine theta, cosine theta. Cosine 2 theta natin, tatlo yung pwede. Cosine squared theta minus sine squared theta or 2 cosine squared theta minus 1 o kaya 1 minus 2 sine squared theta. Yun yung mga possible identities for cosine 2 theta. So, recap na lang yun mga lods. Pero we're after the tangent 2 theta. San ba yung tangent 2 theta? We have h over 5 is equal to 2 tangent theta, that is 2 multiplied by ito. So, we have 2h over 5 plus 5 square root of 10 mga lods, all over 1 minus tangent squared theta. Ano ba yung tangent theta natin? So, we have h over 5 plus 5 square root of 10 quantity squared. Okay? So, ulitin natin, ha? So, to tangent theta. So, ang tangent theta is h over 5 plus 5 square root of 10. Tinimes ko lang sa 2. All over 1 minus tan squared theta. So, yan na po yung mangyayari. And then, since wala na tayong space, so, ang gawin nyo mga lodi, try to copy first yung illustration natin at saka yung mga notes na nandito before ko erase. So, you can pause the video mga lods. So, suburain ko na ito mga lodi, ha? Okay? Ayan. So, we are after yung h. Solve natin. So, ano ba yung madaling paraan dyan, Sir IJ? Since pareha silang may h sa itaas, pwede nating cancel na agad yan. Kumbaga, divide both sides by h or multiply everything by 1 over h. Next, cross-multiply natin. Pwede yan, mga lodi. So, we have 1. So, cross-multiply ko lang, ha? 1 minus h over 5 plus 5 square root of 10 quantity squared. So, pwede kayong mag-calculate dito, mga lodi. Pero, syempre, since yung mga matlits natin are after the computation process, so, kailangan wag kayong mag-calculate. Pero, for engineering na mag-take ng board exam, you can use calculator. So, we have 1 minus h cross multiply equals 2 times 5. So, that is 10. Kaya lang, may 5 dito. So, pwede natin itong gawin as 5 multiplied by 2 over 5 plus 5 square root of 10. So, baka nalito mga lods, cross multiply lang ni Sir IJ. Ito, tsaka ito. Ito is 1 na kasi. Ito is 2 na lang. Next. So, buburahin ko na ito mga lods, ha. Tuloy-tuloy lang, ha. Next. Etong 5, may common na 5, so pwede natin ito makancel, mga lods. So, magiging ano na lang to 1 plus square root of 10. So, yun yung magiging reduce natin. Next, simplify natin yung left side. So, 1 minus h squared over 5 squared, so that is 25, plus twice the product, 2 times 5, that is 10, times 5, that is 50 square root of 10, plus 5 square root of 10, pag in-square natin, so that is 5 times 5, 25 times 10, 250, equals 2 all over 1 plus square root of 10. So, pwede natin i-simplify, ilipat natin to sa left side, so we have 1 minus 2 over 1 plus square root of 10 is equal to h squared over, ito nilipat lang natin sa kabila, nakasunod, kung hindi kayo nakasunod, pwede kayo mag-comment mga lods, 25 plus 250, 275, plus 50 square root of 10. Okay? Next. So, pwede nating i-simplify yung left side natin. So, kunin lang. Multiply natin 1 plus square root of 10 minus 2 over 1 plus square root of 10 equals h squared over 275 plus 50 square root of 10. Ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, ang mangyari dyan, mga lodi, ito, simplify natin yung taas. So, we have square root of 10 minus 1. Medyo mahaba lang talaga siya mga lodi kasi may radicals. All over, ito sige, interchange na lang natin.
square root of 10 plus 1 equals h squared over 275 plus 50 square root of 10. Di ba gusto natin ma-isolate yung h squared? So, multiply natin to. So, we have h squared is equal to 275 plus 50 square root of 10 multiplied by square root of 10 minus 1 all over square root of 10 plus 1. So, kapag ito, sinimplify natin mga lodi. So, ang lalabas kasi dito, 275 times square root of 10. So, we have, lagay natin dito, sige. 275 square root of 10. Tapos, first, outer, minus 275. Inner, so minus, magiging plus, 500. Okay, ulitin ko, baka hindi nakasunod ha. First, minultiply ko lang. Outer, minultiply ko. Inner, tas yung last, minus 50 square root of 10 all over square root of 10 plus 1. Okay? So, ano naman nangyari dyan? Simplify natin. 275 minus 50. So, that is 225 square root of 10 negative 275 plus 500. So, that is plus 225 all over square root of 10 plus 1. Pwede mo i-factor yung 225, di ba? So, we have 225 square root of 10 plus 1 all over square root of 10 plus 1. Cancel out. So, we have h squared equals 225. Tama. Therefore, since wala naman tayong negative height, the correct answer is yung height ng building ay 15 meters. So, just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayong mahiya mag-comment sa comment section mga Lord. Salamat sa patuloy na pag-suporta sa channel natin. And I hope you all the best. Magpalaan kayo, Lord. And see you in my next match tutorial video. And bye for now.